Humihiling ng mahigit 10 milyong pisong bayad ang pamahalaan ng Cavite mula sa may-ari ng lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan. Para daw yan sa mga naapektuhan ng kabuhayan dahil sa oil spill mula sa barko. Balitang hatid ni June Veneracion. Hihinto muna sa negosyo ang tindahan ng tahong at talaba na pinagtatrabahuan ni Baby Lynn sa Cavite, kasunod ng oil spill dahil sa MTKR Terra Nova. Sobrang ano po siya eh, tumal, hindi katulad po talaga dati. Halos wala pong bumibili. Kaya magandang balita para sa kanya ang hinihiling ng lokal na pamahalaan ng Cavite na mahigit 10 milyong pisong bayad kada araw para sa mga taga-Caviteng naapektuhan ng kabuhayan. Batayan sa arawang kita na tig 350 pesos para sa 31,000 Caviteño na umaasa sa huli mula sa dagat. They assured us na ang mga 31,000 fisher folks will be compensated in due time. Kabilang sa 31,000 ang mga natitinda ng isda at tahong. Tinatayang aabuti ng halos 3 buwan bago magsimula ang pamimigay ng cash assistance dahil sa isasagawang validation. So that's 9.3 million a day, maybe including the fisher folk vendors, maybe another 3. It's mga 12 million a day for the last 12 days and running. Git ng Cavite LGU, walang areglohan kahit pa nakapulong na ng gobernador ang mga kinatawan ng MTKR Terra Nova at International Oil Pollution Compensation Fund. Kung merong pananagutan na kriminal sa nangyari sa Terra Nova, ay mananagot sila. Iniimbestigahan din kung sangkot nga sa paihi ang MTKR Terra Nova dahil sa report na may katabi itong isa pang barko habang matagal na nakahinto sa dagat ng Bataan. So yung paihi po kasi, yun yung yung gas po ng isang vessel, kinukuha ng isa pang vessel para ibenta. So mas natatagal po yung trip. So sa ganung paraan, doon sila nakatenga, naabutan tuloy sila ng bagyo. But of course, we cannot make conclusions right now, no? Pero red flag siya. Mariin itong itinanggi ng may-ari ng barko. May CCTV raw ang barko para matiyak na walang nakawan ng langis. At mula na magsimula ang operasyon nito, walang record ng oil loss. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News.